Tayo sa aking taniman ng pagkuhan. So mahirap ang buhay dahil sa pandemic. Nahirapan tayo kung paano tayo kikita. Pero kung may kapiraso kang lupa, huwag tayong maging tamad, bungkalin natin yun. Yun po ang ginawa ko. So ang pagtanong ko po ng pagkuhan ay eksperimento lamang ito. So nanonood lang ko sa YouTube. Pero may mga mali dito konti kasi madaming pagitan. Dapat pala isang litro lang ang pagitan, madaming space. So sa susunod kong pagtanim, so kailangan tig isang metro ang pagitan, tapos may gapangan ng alos 2 metro. So ganun po pala ang pagtatanim ng pagkuhan. So dahil sabi ko nga po unang try pa lang, tingnan po natin ang bunga ng ating unang try na pagtatanim at pagtsatsaga sa pagtatanim ng pagkuhan. So ang pagkuhan ko po ay, ang edad nito ay 30 to 40 days. So ayun po, namumunga na siya. So medyo malaki. So tingnan po natin. So may kabigatan. So ito po yun, namumulaklak na siya. At dito sa kabila, nag-umpisa na din siyang mamunga. Dito po, dami. So kailangan natin bawasan ang bunga kasi hindi siya lalaki lahat. Para malaki ang bunga, kailangan bawasan. Alisin natin yung iba, madami siya. Dito po, so ito po siya. Dito hanggang doon, hanggang doon, madami siyang gumagapang na dyan. So sabi ko na po, sayang kung mas marami sanang tanim, ang dami pang space para marami sanang kita dito. So siguro mga isang buwan na lang pwede na tayo ditong kumita, o mahigit pa mong isang buwan. So tingnan po natin. So ang ganda na po na kanyang bunga, naglalabas na ng bunga. Ito po, maganda ang bunga niya. So nakakaalis ng stress, nakakaalis ng pagod ang pagtatanim. So lahat ng pagod ay nasusulit pag nakikita natin yung bunga. So dito po siya. So medyo ang iba po late tumubo, medyo bansot. So sa susunod, hindi na po yung magiging ganyan kasi natutunan ko na din po kung paano yan sumubay sila lahat na gumapang ng maganda. So medyo bansot po ito. Hindi kasi nabungkal ang masang lupa. Kumbaga, normal lang tong tanim. Yung bubungkalin mo, lalagyan mo lang siya ng tayo ng hayop, kunting fertilizer na urea, kunti lang. So, kulang pa po yung kalaman ko. Pero dahil nanonood na din ako, kinitin ko yung mga guide, binabasa ko, nakakaunan ko na din kung paano magtanim ng pakwan. So, 160 po itong puno ng pakwan. Tingnan po natin dito. Magapang na siya. So, may huli. Yung iba bansot, may nahuli. Yung iba bansot, pero halos gumagapang na po sila. Siguro sa 116 puno, 150 na po ang gumagapang at namumunga. Ito po, gumagapang. Ito po, namumunga. Yan po siya. So, maganda ang bunga niya. Lumalaki siya. Ang iba kasi, yung una, sabi na po kasi ayon sa aking research, pag unang bunga tatanggalin mo para mas malaki yung susunod na bunga. Okay po. So pag ang pagkuhan, kung magapang na, kailangan mo po siyang i-prone sa dulo. Puputulin po natin to. Puputulin po natin itong dulo ng pagkuhan o pagkakapo ng pagkuhan para yung dito mabilis tumubo yung nasa hulihan niya. Ito. Bilis tumubo. Kagaya po ang ginawa ko dito nung nauna, kinapong po yung dulo. Kaya po mabilis siyang nagkaroon ng mga sanga-sanga. Yan po. So dito po. Ito po siya. Ito po. Yung mga bunga din po ito. Tinitingnan natin. So, ito po ay lupain ng aking ama. Kulang-kulang po ito ng 2 ekarya. Sa kabila po, mais. Tinamnan ng aking kapatid. At ito naman muna ang tinamnan ko. So habang wala pang trabaho, habang naghihintay pa. Okay po. So, ito siya. So, gumagapang na. Po, dito na po tayo sa pangalawa. So dito po pala sa unang parting ito, may 2 linya lang. So sana kung natanim na, natamnan ko, siguro mga 4 linya, mas magandang tingnan, mas madami. Pero dahil nga eksperimento ko lang ito,
sa susunod po. First try pa lang naman po ito. Then, ito na tayo. Ito po yung pangalawang parte ng ating munting pakuanan. So, tingnan natin dito. So, yung magandang mumuhan, ha? Ito po. Tingnan natin yung bunga. So, malapit-lapit na po yan. Kunting tiyaga na lang na pagdidilig. Susunod, mas marami po unan. Tapos maraming tanim. Ito po, malaking din siya. So, hindi ka mapapagod na tingnan yung pinagpaguran mo basta may mga bunga na. Ito po. Ngayon pang pandemic, pero kailangan natin gumawa ng paraan para kumita tayo. Hindi lang yung kayintay lang natin na umupang pandemic para magkatrabaho tayo. Hindi po ganun ang mentality po. Hindi po ganun ang mentality natin. Yan, dumatapang na siya. Ay solo plight ko lang pong tinanim. So pinagtiyagaan ko, mag-isa lang talaga ako nagtanim. Pero nung gumagapang na, nagpapatulong na ako sa mga kapatid ko, sa pamangkin ko na magdilig kasi mahirap po talaga. Mano-mano lang po kasi ang pagdidilig nito. So, kaya ang patuwang kasi, kailangan ng tubig pero takot siya sa tubig. Kaya ibig sabihin po noon, kaya hirap siya itanim pag tag-ulan. Pero pwede naman siya itanim tag-ulan basta alam mo yung paraan. So sa susunod natin, sa susunod ko pong pagkagawa ng vlog, ipapakita ko po sa inyo yung tamang paraan ng pagtatanim ng pakwan ng tanulan. So ngayon lang po, dahil ngayon pa lang ay una kong try, so ito po muna yung may papakita ko sa inyo. So tsaga-tsaga lang po tayo para umasinso. May bunga na din siya. So isang puno, may dalawa na siyang bunga. So okay na po yan, isang puno, dalawa o tatlong bunga, maganda na po yan resulta, magandang resulta na po yan. So makatatlo ka, okay. So basta hindi na siguro susubra doon kasi hindi lumalaki ang pakwan pag madaming bunga. So ayun po, pinakita ko sa inyo kaninang pagkakapon. Tapos po, pag nabunga na, yung mga shoot, tatanggalin natin to. Bakit? Para yung nutrients ng lupa mapunta sa bunga. Okay po. So, kinapon pa din po yan. Kaya, focus lang yan sa bunga. So, kailangan na natin panigan ng dalawa. Halimbawa, may apat po siyang sanga, yung pakwan. Halimbawa, yung kada sanga, magmunga na isa. Yung dalawa, hindi mo sa kakapunin. Yung dalawa lang ang kakapunin mo. Okay, lalong-lalo na yung may bunga. Para yung, sabi ko nga po, yung nutrients ng lupa, focus lang po sa bunga. Yun po. Then dito na po tayo sa noon, tagalin niya. So, sabi ko nga po, kada isang parte, dalawang linya lang. So, sayang nga, sabi ko dapat apat. So, mas madami sanang kita, madami sanang tanim. Mas madaming kikitain. So, nandito po tayo sa pangatlo. Tingnan nyo po pala, marami pang space. So, sabi ko nga po, dahil una kong try lang to, unang try ko lang. Sa susunod, pag kumita tayo dito, isasagad po yun doon. Isasagad po yun doon, para mas maraming tanim. Okay po, so ito po siya. Ito po. Yan po. Magapang na. 115 puno. Kahit dalawang bunga, o kahit ika-apat na kilo lang isa, kikita ka din po. So ang puhulan ko po dito ay pagod lang at 1,000. 1,000 lang. Kasi yung abonong pulyar, hinihingi ko lang sa kapatid ko. Binibigyan nila akong pang abonong pulyar. At ang abonong ko dito, nag-iipon po ako mga tayo dyan ng kalabaw. Yun po, binabasag ko yun. So walang diraan. Pag nagnidegosyo ka, kailangan magtyaga. Ilalagay ko lang po yan sa tabi dito.
Tapos dapat po konting inorganic fertilizer lang po para sa kapakanan din po ng kakain ng pakwan pag ito ay namunga na. Huwag po sobra ng fertilizer. So tayo ng kalabaw o tayo ng hayop ang nilalagay po dito. Kunting inorganic fertilizer lang po. Po, ito po siya. So pangatlong parte na po ito. Nilawang linya. Namumunga din po siya. So ang magiging problema lang po natin dito yung insekto. So yung kapatid ko may pag-spoil na yung insekto, nakakahingi din po ako doon. Kaya pagod lang at 1,000 puhunan para dito sa mga buto. So yun, ito yung resulta. So po, tutok po kayo sa aking munting pakuhanan. So, so yan, hanggang doon po yan. Tapos ito pa. Ito pa. So yan, gumagapang na sila. Ito. Ito. Ang bulaklak na, may bunga na rin po siya, namumunga na din. At ito po yung pang-apat. Ito po yung pang-apat. Gumagapang sila. Ito. Ito po yung pang-apat. Dalawang linya din po siya. So dito, namumulaklak na, malapit na din yung magbunga. Ito yung huli kong tinanim. Kasi hindi ito sabay-sabay, kasi hindi ko kayang sabayin. Halimbawa, matatapos ako sa una, sunod na araw, pangalawa. Pero isang araw lang naman po ang pagitan, tigi isang araw ang pagitan. Kaya halos magkasunuran po lang po sila. So kung titingnan nyo po, may malaking space, may ilog. Ito malaking space na to. Sabi ko, pag kumita dito, isasagad ko po yun hanggang doon sa baba. Para mas madaming tanim, mas maraming kita. So sabi nga po, mas kikita ka sa pakwan kaysa palay at mais pag nalaga mo ng maayos. Okay po. So yung baka nandun lang, hindi pwedeng umabot dito, baka kainin yung tanim natin na pakwan. Okay po. So yan, yung kabilang lugar na po yun, sa ibang barangay na po yun. So pagitan nito ilog. Ito po yung lugar namin dito sa Bicol, sa Ocampo, Camarinesor. So sana po nakakuha kayo ng ideya sa aking munting paraan kung paano malalabanan ang kahirapan ngayong pandemic. Di po, yun, maisan. Tignan mo natin. Maisan yan. So, ibang may-ari ng lupa niyan. Ito yung nakuha ni Papa na lupa sa agrarian. So, ito ang tinanim po natin. So, may mga iba pa akong tanim. Kung yung vlog na to ay maraming magla-likes at magsa-subscribe, i-upload ko din po yung mga tanim kong kalabasa kasi marami din akong tanim ng kalabasa. Siguro mga 100 puno ng kalabasa ang aking tanim. Okay po. So sana may natutunan po kayo. At sa susunod po, i-update ko po kayo pag malaki na yung bunga. At pag nakabenta na po tayo, kung magkano po yung kinita ko. So sana po kumita, pagdasal po natin para makatanim po tayo. At malabanan din ang mga kahirapan na dulo ng pandemic. Maraming salamat po sa panonood.